Yung first question ko for Sir Jonathan sa kay Sir Rox, tanong ko lang sa dinami-dami ng mga star pop artists ninyo, how do you describe Chana as an artist? Ako mali-describe si Chana na very talented, no? So very, in terms of, you know, sa craft niya as an artist, so masasabi ko na very dedicated siya. She has very unique, so kaya niyang kumanta, kaya niyang sumayaw, so Star Pop is, you know, very proud na mapasali siya sa artist lineup ko. So, ayun, very talented, very unique, so ganda yung boses, at gets a lot, very pretty na. Salamat. Thank you, Sir Rox. Sir Jan. Jana kasi is that type of an artist na very now, kaya super bagay talaga na siya sa Star Pop as her label kasi ano siya eh, hindi siya yung traditional na OPM artist na alam mo naman natin ang OPM well-loved ballads usually expectations in the past. Pero ngayon, nung nagsisimula yung P-pop, nandun na pumapasok yung mas yung mga artist na mas upbeat yung mga songs, mas pop yung mga songs na nare-release nila eh. Ganun si Jana. Kaya, ayun, nakakatuwa na sobrang, ano siya, sobrang siyang pride ng Star Pop kasi siya yung, isa siya sa mga solo P-pop artists actually na that's thriving in the scene. Yes. Follow up na rin, Sir Jonathan. Tanong ko lang, kumbaga, ano yung naging process of doing this song, Pasko'y Nagbabalik, para kay Jana? Actually, matagal na namin pinag-uusapan yung Christmas song. Early this year pa namin pinaplano na, ay, gawa tayo ng bagong ano Christmas single ni Jana. And then, ayun, summer pa lang, nag-meet na tayo. And then, pinagplanuhan namin yung song. And then, nung napasa ko yung demo kay Jana, actually, ginawa ko talaga yung song for Jana. Nung napasa na yung demo sa kanila, na-approve agad, nagustuhan naman agad ng team. And kasi syempre talagang tinirer fit ko sa vibe at style ni Jana. And yung message din ng Christmas na, kasi di ba kapag nakakarinig tayo ng Christmas song, meron tayong, ano eh, lungkot saya. So bittersweet siya eh. So parang, yes, masaya ang Pasko, pero kapag naaalala mo yung naglolong ka dun sa mga gusto mong makasama pag Christmas, doon pumapasok yung melancholy ng message ng Christmas song. So, nandun yung magic, kaya sasaya ka, pero masasente ka, and ito yung gagawin sa inyo ng kanta, na maglolong ka na makasama mo yung mga mahal mo sa buhay, ngayong darating yung isa sa mga pinakamasaya na pagdiriwang sa buong taon. And kasama mo siya, hindi mo siya kasama, depende sa pinagdadaanan mo. Pero pag napakinggan mo itong kanta na ito, it will give you yung ganung feels. So, ayun, ito na nga yung Pasko'y Nagbabalik. Thank you, Sir Jonathan. Thank you, Sir Rox. Yung last question ko for Jana. How honored you are to be, kumbaga, i-compose ng isang song ng isang Jonathan Manalo, di ba? The icon na yata ng music industry sa tinagal-tagal ng mga ginawa niyang song. Actually, it is really a privilege po for me to work with amazing people, not just Sir Jonathan Manalo, but also Sir Rox and the other writers po behind my songs. I really thank them dahil sila din naman talaga ang utak ng kantang yan. Also, yung mga engineers behind the song. So, with that being said, I am just so grateful na I am part of this family. I am able to work with these talented and creative people po na wala po akong masabi dahil yung dedication, yung passion po nila when it comes to their crafts is so high and wala po talaga akong masabi. I'm honored, I'm grateful, I'm blessed. Thank you, Jana, and congratulations to your new single, Pasko'y Nagbabalik. Thank you, Sir Jonathan, Sir Rox. Thank you. Thank you, Jen.